May panibago na naman tayong pag-uusapan, mga katoto. Isang kwento di umano ng talamak na scammer at isang online psychic na nagkakasagutan sa social media. Si Cian Gaza. Ready na ba kayo? Laban kay Rudy Baldwin. Alamin natin kung bakit sila'y mainit na nagpalitan ng salita at may katotohanan kaya sa kanilang mga paratang. Bago ang lahat, sa mga di pa nakakakilala kay Rudy Baldwin, backtrack lang tayo ng saglit. Kung naniniwala kayo sa mga pangitain, mga predictions, hula at ang mga similar concept nito, tiyak na ba kayo minsan nyo nang natunugan ang pangalan ni Rudy Baldwin? Isa lang naman si Rudy Baldwin sa mga tanyag na social media psychic. Bakit kamu social media psychic? Kabilang kasi sa kanyang linya ay ang pagsasabi ng prediksyon at panghuhula gamit ang online platforms. Ang kadalasan, ang mga prediksyong ito ay tinatayang mangyayari daw sa hinaharap. Kabilang sa mga tanyag niyang prediksyon ay ang Indonesian earthquake, Turkey earthquake, ang pagsabog ng Taal Volcano at ang pagkamatay ng basketball legend na si Kobe Bryant. Dahil accurate at pasok sa banga ang mga nabanggit na prediksyon, umani siya ng sandamakmak na tagahanga sa kanyang social media. Marami ang sadyang kumbinsido sa kakayahan ni Rudy at kitang-kita naman iyon sa bilang ng kanyang mga social media followers and customers. Kaso, hindi lahat ay kaya mong paniwalain sapagkat may mga taong kwe-question sa iyong kakayahan. Sa usapang ito, isang internet celebrity ang hindi kumbinsido sa online psychic at siya'y walang iba kundi si Christian Albert Gaza o mas kilala bilang Cian Gaza. Isang self-proclaimed national scammer. Sino naman kaya si Gaza? Saan ba siya mas kilala at bakit niya tinutuligsa ang online psychic na si Rudy Baldwin? Marami nang naging public stunt si Cian Gaza para lang mas lalong mapansin at mapag-usapan sa social media. Kung pamilyar kayo sa controversial breakup ni Nadine Lustre at James Reid, ang taong nag-offer ng Mustang kay Nadine ay si Gaza rin mismo. Miski si Erich Gonzalez, minsan nang inalok ni Gaza ng coffee date sa pamamagitan ng billboard sign noong 2017. Napakagarbo nga naman at big time, tiyak na kahit sino ay maiintriga. Madalas gumawa ng ingay si Gaza ukol sa mga sikat na celebrities, kaya sa puntong ito, pati pala si Rudy Baldwin ay hindi makakatakas sa kanyang radar. Ngayon naman ay pinaparatangan ni Cian Gaza bilang peking psychic si Rudy Baldwin. Ilan sa mga napuna ni Gaza sa online psychic ay ang amulet nitong inirerekomenda sa kanyang mga kliyente. Pumapatak kasi ng halos 20,000 up to 50,000 ang halaga nito, kaya kahit sino ay mapapakwestiyon at manlulula sa presyo. Hindi lamang iyon, napuna rin ni Gaza ang pamamaraan ni Rudy pagdating sa singilan. Ayon sa kanya'y malaki raw ang bayad sa mga taong umaasang makausap at makahingi ng payo o hula kay Rudy. Bago rin isiwalat sa'yo ang kanyang tinatawag na vision, kinakailangan muna daw mag-deposit sa bangko o GCash nito. Dala ng viral post ni Cian Gaza, karamihan sa comments ay sa kanya pumanig. Sinasabing naniniwala pa rin sila sa siyensya at may punto nga naman si Gaza. Ang argumento raw kasi niya ay mas kapani-paniwala. Isa kasi sa marami niyang katanungan ay bakit nahulaan ni Rudy Baldwin ang lindol sa Batangas pero hindi ang pagkapanalo ni Heidi Lindias. Ang sagot ni Gaza ay malamang sa malamang, binasi ni Rudy ang prediksyon dahil may balibalita muling umuusok ang Taal Volcano, kaya it's safe to think na magkakalindol nga naman. At bagamat tama ang hula ni Rudy sa pagkamatay ni Ate Shawi, marami naman daw talaga ang nakakaalam na malala na ang karamdaman nito. Iilan lang ang mga nabanggit sa paratang ni Cian Gaza. Nakakaalarma man ang paratang niya laban kay Rudy Baldwin. Marami rin naman ang kumwe-question sa pagiging authentic ni Gaza. Ang iba'y nag-ungkat pa nga ukol sa kanyang nakaraan. Para sa kaalaman ng lahat, nitong 2018 ay minsan nang na-sentence for imprisonment si Cian Gaza sa krimeng talbog na cheque. Bagamat dalawa man silang may bahid at butas sa kanika nilang mga argumento, nakaraan o pagkatao,
tandaan natin na walang nakakaalam ng katotohanan. Baka tama ang isa, mali naman ang ikalawa, o baka sila'y parehong nagsasabi lamang ng kanilang katotohanan. Ano man ang mangyari, siguro ngay lahat naman tayo ay may karapatang kumwestiyon sa nangyayari sa ating lipunan at kapaligiran.